Blessed day sa inyong lahat. Nandito po si Marinho para mag-share sa inyo ng chika every day. So for today's video, samahan niyo akong i-level up ang Milo. Tara. Meron tayo ditong isang can na evaporated milk. Ibubuhos lang po natin siya. 3 kutsarang asukal. Ayan, ihahalo lang natin po. Mga mari, ang procedure na ito ay hindi pa po nakabukas ang ating kalan. Paghahalu-haluin muna natin ang ating mga mixture bago natin buksan. So, 3 kutsarang cornstarch. Ayan, idadagdag po natin sa ating mixture. At hahaluin lang po natin hanggang mawala po yung buo-buo. At shout out pala dito sa bulaklak ko na ito. Nag-iisa na lang siya. So, ayan. Make sure na natin na nahalo na natin siya ng mabuti at islalagay na po natin siya sa apoy. Hahalu-haluin lang po natin in a medium heat hanggang maging ganito po ang kanyang consistency. Ayan. Nakikita nyo po, naging sticky na siya. At ayan, makinang na siya. So, pwede na po itong hanguin at ilalagay po natin sa ating mga lalagyan. So, kahit anong lalagyan pwede. So, ako, yung Tupperware ko lang yung dito nilagyan ko kasi yun lang ang available ko. Ayan, naisalin ko na po siya at hayaan lang po siyang lumamig. Next po ay maglalagay po tayo ng cornstarch, 1 kutsara. Ito naman yung para sa chocolate natin or sa Milo. At 1 kutsarang asukal. At also yung ating bida for this recipe ay ang Milo. So, 2 sachet po na Milo ang aking ilalagay. Yan po ang ating magiging toppings sa ating recipe for today. So, ayan na nga po. Nailagay ko na po ang 2 Milo. At lalagyan ko po ito ng 1 cup of water. Ayan. At hahaluin ko lamang po ito. Pag nahalo ko na, bubuksan ko na yung kalan in a medium heat also. Bring it to boil hanggang sa makita nyong maging sticky na rin yung kulay niya and ready na yan. Ayan. At patuloy lamang po ang paghahalo para hindi po siya dumikit. Pero make sure po na mas mahina yung apoy nyo para hindi masunog ang ating Milo. Ayan. So, pag sobrang kulo na po siya, kagaya po nito, yan, sobrang kulo na siya. So, pwede na po na natin siyang hanguin. At medyo palamigin ng konti at ilalagay po natin siya doon sa taas ng ating ginawa kanina. And ayan na nga po, nailagay ko na nga po siya. Let it cool ulit or pag lumamig, much better na ilagay natin sa ref. But before that, lalagyan po muna natin siya ng Milo sa taas para magmukha naman siyang maganda. Pero maganda dito kung gagamitan natin siya ng strainer para medyo scattered siya sa ano, sa lahat ng part ng lalagyan. So, ito na nga po siya. Pagkatapos ng ilang oras, tikiman time. Ayan, napakasarap na ito, guys. Promise, pwede yung pagnegosyo. At ito na nga, may nakaabang na nabunganga. Alright, guys. So, thank you so much for watching my video. Sana po nagustuhan nyo po ang aking video na ito. Maraming salamat po!